Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang sigaw po ng mga netizens na nagalit po talaga sa mga binitawang pahayag ni Main Mendoza sa pagsakay nito sa Zarzuela. Diborsyo, yun po ang kanilang isinisigaw na talaga nga namang hindi natin mapigilan. Abay syempre, ito po ay yung mga sigaw ng mga netizens na nasaktan po talaga ng husto. Diba? Mag-uusapan din po natin itong nag-uumipal na naman po na ito pong si Lucifer Main. Kilala niyo naman po kung sino siya, 'di ba? Na recently lang po ay kinasuhan, 'di ba? Na ngayon ay umaas na parang wala lang nangyari, 'no? Wala lang sa kanya ang mga kaso-kaso na ganyan. Ano po natin 'yan, 'no? Idedetalye po natin 'yan ng agad-agaran maya-maya lamang. At syempre, bilang pangako po namin sa inyong lahat. Lahat nga po ng schedule ay aming kinukumpirma, no, kay Ate Tyrind, nag-reply na po siya sa amin kaninang umaga. Kung saan, nilinaw po niya ang schedule ng isang Main Mendoza matapos pong mapabalita na si Main ay nag-quit na sa Itbulaga. Okay? Idedetalye din po natin ang schedule na meron po si Alden Richards. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Main at kay Alden, araw-araw po natin yung pag-uusapan. At ano pa nga pong hinihintay ninyo, no? Bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin. Maraming salamat po, no? At talaga nga naman pong hindi po matutuwaran ang inyong unique love and sacrifice for Main and Alden. Kaya naman kung ikaw ay nood ng nood sa mga video updates natin, pero hindi ka naman nakasubscribe, nako, ano pang hinihintay mo? I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo munang magpasalamat ako sa mga subscribers natin. Naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Juliet de Guzman. Sabi niya rito, good morning po Mr. Pinas. Kahit di good ang umaga ko, grabe na sila. Dami na nang nangyayari. Di maganda. Iniiwasan kong mag-comment dito kasi baka kung ano lang ang masabi ko about sa interview ni Ogag bakla kay Main. Nalulungkot talaga ako. Di ako makapaniwala na sinabi niya about sa fandom. At kung ano-anong mga tanong sa isipan ko. Ano ba talagang totoo, Mr. Pinas? Gusto kong maniwala o parang hay. Nakakaloka at nakakasad na ang mga sitwasyon. Bakit pumapayag ang mga parents, no, ng both side sa Zarzuela? Buong pagkatao na ang nasisira kay Main dahil siya ang babae dito. Grabe yan, GMA at APT, ano? Nakikipag-away na po ako dito sa mga kapitbahay namin. May pagtanggol lang si Main at Alden. Di na po nakakatuwa ang mga nangyayari. Kailan ba aamin, ano? Sila Alden at Main ng totoo. Nakakalungkot po talaga. Thanks Mr. Pinas sa update. More power po and God bless. Marami po talaga ang ganito ang nararamdaman. Hindi ko naman po kayo lulukohin na talagang, ah hindi, wala lang to, wala lang ganyan, ano? Talagang may maaapektuhan at maaapektuhan. Totoo yun. Kaya nga tayo nandiyo dito, di ba? Para nga po laging gabayan si Main at saka si Alden. Pero ang nangyayari nga po dito, no? Wag po tayong sasakay sa ganitong mga bagay at iwasan po natin ang makipag-away. Ayaan po natin sila. Sabi nga nila, nasa atin ang huling halakhak. Hanggat nandito si Main at saka si Alden sa showbiz, lahat po talaga ay po pwedeng mangyari. Alam po natin lahat yan. Kahit na pamilya pa nila, ang kapalit para rito. At para naman ho sa ikalawa nating komento, ay mula naman po kay Miss Doris Natupan. Sabi niya rito, sari-saring Zarzuela na ang ginagawa ng mga ulupong. At lahat naman yan ay napagdadaanan ng buong True-Blooded Aldab Nation at Aldab. Parang bagyong dumadaan lang. Yun nga lang sila, no? Ang nasa lanta, hindi tayo. Akala yata nila mapapabagsak nila ang huge and strong fandom, even the real life couple. Di umubra ang mga paninira nila kahit pa join forces sila. All I can say is they are what we call losers. They can never demolish us
and to the delusional alagads of user, tama na ang kasinungalingan. Masyado kayong mga asyumera. Kayo, oo, walang reason para magkasama ang puon nyo at si Menggay. Kayo talaga ang tunay na dilulo. Gumising na kayo sa katotohanan, Mrs. Fulkerson, na po si Nico Mainday. Matagal na. Mangilabot kayo, respeto naman kay RRFJ, ano? Ang hobby ni Menggay. And, excuse me, kulay berde ang dugo ng poon ninyo. Ito ho yung gusto kong i-highlight dito, Miss Doris Latupan, na wala, hindi ko alam ha, dahil ito ho yung nakikita at alam mo ng mga artista ng mga tag-channel 2 kung ano hong klaseng tao itong si Panot. Diba? At tama ho yun, kulay berde talaga. At bukod nga riyan, dinagdag pa nga po ni Miss Doris Latupan, ano? No more Sarsuela, adios APT about the Lani concert, one of Maine's favorite international bands. Who knows, magkatotoo ang hula ng mga Marites, ano? Pare-pareho naman silang mga ambassadors ng Vivo Philippines. Tama po yung sinabi ninyo, Miss Doris Latupan, wala pa talagang pinal na schedule patungkol po dito kay Maine at saka kay Alden dyan po sa mga concert-concert na yan, ano? Pero malay nga naman natin, magdilang anghel ang mga Marites, hindi ba? At para naman ho sa ikatlo natin komento, mula naman po kay Ginoong Renato Ubaldo. Sabi niya rito, good day, Mr. Pinas. Talagang itong mga ARMY na toxic miners na ito, sa 10 na ibinalita, 11 ang hindi totoo. gawa pa ulit ang fake news, ano? Nagpapasukat pa si Panot, Mr. Pinas. Sana sinabi nila kung damit o kabaong yung pinasusukat. Sana totoo na nag-resign na sila sa Itbulaga, no? Ginagawa na silang sunod-sunuran dyan sa mga namumuno sa Itbulaga. Tingnan natin, baka huling taon na nila ito sa ere, no? Basta tayo, hindi natin iiwanan ang mag-asawang major hanggang sa huli. Sama-sama tayo sa tamang panahon. Salamat po, Mr. Pinas. And thank you so much din po sa inyong humorous comment po, no? Ginoong Renato Ubaldo. At sa totoo lang po, no, sana nga po, ano, sana po talaga nalilinaw po ng kahit na sino itong mga pinagpapakalat po ng mga Marites na ito. Di ba? Dahil ang dami-dami pong nakakakita sa QC dito po kay Panot, paanong mangyayari na sila po ay nandoon pa rin, no, sa ibang bansa? Yan ho yung talagang hindi maipaliwanag ng kahit na sino. Sabi nila, uy, nasa ibang bansa sa ganito ah. Eh bakit? Paano nangyari yun? Eh nandito siya, nakita namin. Diba? Lingkod bayan po yan, hindi po yan bakasyonista. Ganun lang po kasimple. At para naman po sa ating mga dapat pag-usapan, marami ho ang nainis. Siyempre, natural po yun. Ito yung inaasahan natin noon pa man, na natural na marami pong nainis dito po sa ginawang interview nitong si Ogag, ano, dito po kay Maine. Kung saan, pasugalan ang kanilang ipinopromote. Wala silang ginawang bagay kundi pag-usapan ng personal na buhay ni Maine at ni Alden. Ganun sila mag-promote ng sugal eh. Aldab pa rin ang gagamitin para bumenta, para umingay sa social media, no? Ngayon, ganito ang sinasabi nila. O sige Maine, magsulian na tayo ng kandila. Yan yung sinasabi nila, magsulian na tayo ng kandila. Makipag-diborso ko na lang kay Alden Richards nang matapos na ang lahat. Dahil hanggang ngayon nga po, hindi pa rin po pinasisinungalingan ni Alden Richards ang katotohanan na alam po ng mga Alden fans at ang katotohanan na ipinakita po sa atin ni Maine at saka ni Alden. Up until now, Alden Richards, no, ay nananatili pong tahimik at talagang active po pagdating sa pag-attend sa mga events ng Aldab Nation. At napakarami pong pagkakataon nun na kung gugustuhin ni Alden ay correct, itama ang mga maling pagkakamali, ang mga maling impormasyon na naibigay sa mga Aldab fans, iko-correct ngayon. Pero until now, hindi po niya kinokorek dahil alam po nating lahat, ano, ang katotohanan. At para naman po sa sentro ng ating mga updates, ano, ito hong munang schedule ni Maine Mendoza. Na malinaw. Si Ate Tyrind na po ang nagsabi na may schedule pa rin si Maine Mendoza sa Itbulaga. Nakita ko pa rin ang kanyang pangalan pero wala pang nakalagay na eksaktong date kung kailan siya makakabalik. Yun ho ang nangyari dahil tatlo po silang nawala eh. Si Kuya Ryan, si Maine, pati po si Boss Joey De Leon. Siguro, no? Siguro lang naman ito. Hindi natin alam dahil wala tayo sa loob ng APT.
maaaring si Kuya Ryan at saka po si JDL ang muling dumepensa dito kay Main Mendoza dahil po sa mga pinagpapagawa dito ng mga sarswelista, di ba? At dahil sila'y pumalag, ayun, walang schedule na nakuha. At para naman po dito sa mga pinagsasabi ni Lucifer Min, huwag nyo na lang pong intindihin. Dahil pag pinatulan nyo ng pinatulan yan, iingay lang ang pangalan yan. Yung si Lucifer Min po, kaka-demanda lang po dyan ng cyber libel. Dahil po puro kabarberuhan ang kanyang mga sinasabi. So, ba't pa tayo maniniwala? Ba't pa tayo patitinag sa mga pang-aasar niyan? Diba? Muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.